Hello mga ka-legit Dover Cards! Narito na ang pinakabagong updates po natin kung saan isa sa tatlong kinaiinis ang host sa tahanang pinasara ay unti-unti na ngang aalis na or tsutsugiin na ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago ang lahat, nais ko po munang i-shout out at pasalamatan ang lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dovercats po natin na patuloy na lagi pong nanonood at sumusubaybay sa mga videos natin sa ating everyday updates. So ngayon, eto na nga mo, bago tayo tumako dun sa pinaka-heart ng ating pong balita for today's video, ay pag-usapan natin to kasi ito pong si Isko Moreno na kahit bawal na di umano, Isko na babanggit pa rin ang Eat Bulaga Show. So kung matatandaan po ninyo, nag-viral po ang isang video nitong si Mr. Isko Moreno na nagsosorry po siya nang mabanggit ng Eat Bulaga habang nasa coverages sila ni Buboy Villar ng Noontime Show ng Tape Incorporated. Sabi niya, ay sorry po, nagkamalit. Tao lang po, sabi niya, pagsasorry ni Isko. Bawal na kasi nilang gamitin ang Eat Bulaga at pati pagbanggit ng title ay bawal na dahil sa desisyon ng Regional Trial Court RTC Branch 273 ng Marikina City. Ipinagbawal din ang korte ng tape at GMA7 na banggitin ang trademark na Eat Bulaga. EB at pati ang jingle ng Eat Bulaga hindi rin magagamit. Sumunod naman ang tape. Kaya lang, nasanay na si Isko at sa episode nga ng show nila kahapon, nabanggit niya ang nasabing title, kaya mabilis siyang nag-sorry sa TBJ at sa viewers. Tanong na mga viewers, may penalty kaya ang tape? At mga host kapag nabanggit ang Eat Bulaga na nangyari nga kay Isko. Anyway, tahanang pinakamasaya na ang title ng Noontime Show ng tape at hindi lang alam kung temporary lang ito o final title na. May mga comments na mabuti pang napalitan ang title para hindi mabash ang show ng tape at mga host nito. Para rin daw magkaroon sila ng sariling identity. Tama naman, diba? May mga pumansin naman sa logo sa tahanang pinakamasaya at dahil kapareho raw ito na di umanong ng logo ng Sunday Pinasaya, ang dating show ng GMA7, may mga nagpahayag ng suporta at may mga nagsabi namang hindi makiklik sa viewers ang title dahil mahaba. Bakit daw hindi nag-isip ng iba ang tape? So, paliwanag naman ng tape na hindi pa raw di umano ito ang napili nilang title at hindi pa raw pinal yung tahanang pinasara. Kasi hindi pa nga nasasara. So, isa pa nga sa mga na-corner po no, ng PEP patungkol naman po dito. Isa rin siya sa mga nagbabanggit ng Eat Bulaga sa kanilang programang tahanang pinasara. Sa loob ng 7 buwan mula nang maging co-host siya ng Revamp Eat Bulaga noong July 2023, ay nakasanayan na daw di umano ni Buboy Villar na sabihin ang naturang pamagat, kaya may mga pagkakataong nababanggit pa rin niya ang lumang titulo ng Noontime Variety Program ng Tape Incorporated na napapanood sa GMA7. Bunsod sa desisyon nga ng Marikina Regional Trial Court or Copyright Infringement and Fair Competition na sinampa ni na Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon, naging tahanang pinakamasaya na ang pamagat ng kinabibilangan niyang Noontime Show. Sabi niya, syempre po, hindi may iwasan talaga kung ano yung nakasanayan. I mean, kahit po sabihin syempre muscle memory na kung tawagin. Pero sa amin po, okay lang po. Kumbaga, hindi naman kami perfecto. Lahaman po nagkakamali. But basta the show must go on. Tuloy-tuloy lang po ang pahayag ni Buboy na makausap siya ng Cabinet Files last Tuesday ng gabi, January 9, 2024. Pero noong mga panahon na ang kabilang kampong EAT po bumabanggit ng title na Eat Bulaga, biglang naglilitawan yung kanila pong mga attorney na si Attorney Maggie Abraham Garduque na kung sino raw ang gagamit o magbabanggit ay kakasuhan nila. O paano po yung paulit-ulit po nila na binabanggit yung titulo ng Eat Bulaga ngayong ibinaba na po ng Marikina Regional Trial Court yung injunction sa pagbabawal na gamitin nila ito.
Ano naman kaya naging reaction ni Buboy nang malaman niya ng naging desisyon ng korte noong January 5? Sagot ng TV host comedian, okay lang daman daw kasi tiwala naman daw siya sa pamilya na nabuo nila sa tahanang pinasara. Nagtiwala rin ako kay Yorme at Paolo pagtukoy siya sa main host ng programa na sina Isko Moreno at Paolo. At sa dami daw di umano ng bagong segment na inihanda sa tahanang pinakamasaya, okay po na masaya naman po, sabi niya. Anim na linggong hindi mapapanood, ito na nga, mapapanood si Buboy sa live broadcast ng tahanang pinasara kasi babiyahe na po siya, no? Babiyahe siya sa South Korea sa January 15, 2024 para sa taping ng Winter Edition at Season 2 ng Running Man Philippines sa GMA7. Tiniyak naman daw ni Buboy na naayos na ang kanyang schedule bago siya umalis sa Lunes para hindi magkaroon ng problema sa ibang showbiz commitment niya. So inamin niya na 6 weeks po siyang mawawala sa tahanang pinasara. Ang pinaka-kinakabahan niya dito na sana pagbalik niya ay nandun pa rin yung kanilang programa. Ano. So sa tatlong kinaiinis ang host dito po sa tahanang pinasara, isa si Buboy po sa hindi na po makikita ng 6 na linggo. Naayos naman po daw ang schedule kaya hindi naman po gagalaw ang management na hindi po maayos ang 2 partido. Kasama po talaga sa plano yon. Pinaghahanda ang mabuti ni Buboy ang malamig na panahon sa bansang pupuntahan nila ng kanyang mga kasama sa Running Man. Kasi yung kanya pong movie movie ba yan or whatever, hindi man ako interesado. Parang ito po ay parang kung mapanood nyo po yung nag-trending na movie, no, na may parang manikang malaki na pumapatay, diba? So yun po yung kanilang gagawin. So anyways, good luck na lang sa'yo, Buboy, sa iyong bagong journey. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili natin. Unahin natin si Welo the Cream. Yan ang problema sa Tape Inc. Dahil wala silang sariling idea o creativity para gumawa ng titulo, mga segment, mga props. Ngayon, pati logo, ginagaya na rin. Ano ba yan? Kaya nga po talagang naghahabol po itong si Governor Helen Tan ng nito po dito sa sinasabing lagar, ano. And Miss Jenny De Jucos, gandang gabi po Darid Channel. Alam nyo ba kaya ayaw gumawa ng title ang mga staff ng head writer kasi baka kamin at kuhain at ang kininang Tape Incorporated kasi baka sabihin nila empleyado namin kayo sa Tape. Bulagta ang pag-aari yan. Ha ha ha. Ayan, totoo naman, 'di ba? Katulad po ng ginawa nila sa TBJ, 'di ba? TBJ Productions. Kaso nga lang parang hindi po ganoon ka premyado at gagagaling katulad ng sa TBJ ngayon sa Eat Bulaga. Yung mga empleyado po nila, lalo na yung head writers po nila, no, walang maisip. Sabi naman po ni Mr. Tony Santos, lack of creativity ang Tape kaya wala nang gustong sumali para mag-submit ng logo or title dahil yung creative team nila ay mahilig kumuha ng credit kahit di galing sa kanila. Tulad ng ginawa nila kay Echo after pinatawag siya para mag-submit ng suggestion para sa isang segment, then sabi papatawag na lang siya. To his surprise, nalaman niya na ginamit na pala ni Tape, even na register niya na sa APO. Then to do todo tanggi ang Tape at sabi nila idea nila ang tamad ng creative team ng Tape, mahusay lang sila sa copy paste. O di ba, ibig sabihin talagang nangyayari talaga. Yung buti na lang si Echo mabilis at alam niya talaga yung gagawin niya na bago pa man niya iwan or bago pa siya maglatag ng kanyang suggestion para sa creativity or dun sa creative staff, na iparehistro niya na, di ba? Katulad po ng title, yung EB Happy. So, pinarehistro niya po yun under his name, kaya hindi po pwedeng gamitin yun ng Tape. Tingnan nyo, hindi na nila ginamit, diba? Kasi nga po, that is under Echo's name. And another comments, Miss Boy Paizal, mag-hire ng Tape Incorporated ang bagong production artist para sa title nila, tugma sa ano ang gusto nilang programa, pati program director sa bagong segment, wag puro kopya. Oo nga, parang wala naman talaga silang binago. No, talagang although sa siguro ang dahilan nila biglaan kasi yung pag-alis ng TBJ, hindi sila nakapaghanda. So kung ano na lang yung nandyan, yun na lang ang ginamit nila. Kaso nga lang hindi po yun talaga papatok sa lahat kasi nga po kopya eh. Buti kung original, tignan niyo po yung Gimme 5 ng E80 noon. 'Di ba pumatok, nagte-trending pa nga siya eh. Kasi nakapag-isip,
kumbaga parang talagang very creative po talaga ang staff ng branded Eat Bulaga. Sabi, well, kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page for more updates. God bless everyone. See you on my next vlog.